Welcome back sa aking YouTube channel mga troops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. IBF Junior Welterweight Champion Subriel Matias nagparinig na sa mga top contender at mga kampiyon sa nasabing dibisyon. Sa mga hindi po nakakakilala kay Matias ay siya ay isang Puerto Rican slugger. Kilala sa pagiging power puncher at may mataas na knockout percentage. Sa 19 na panalo nito ni Matias ay nagtala siya ng 19 na knockout. Bali mga troops ay sa lahat ng panalo niya ay may 100% knockout percentage siya. Ang 19 knockout recorded kay Matias mga troops ay via knockout, technical knockout at corner stoppage. Kaya masasabing nakakatakot talaga ang record na ito. Isang beses pa lamang ito natatalo mga troops at ito ay via unanimous decision. Kaya masasabi natin na bukod sa angking lakas ay may angking tibay din ito. Marami rin itong pinasukong mga undefeated fighters at ngayong taon nga lang ay nahirang na kampiyon. Ayon kay Matias ay sa tingin niya ay mananalo ang undisputed champion sa lightweight division na si Devin Haney kapag umakyat ito ng timbang at kalabanin ang WBC champion sa junior welterweight na si Regis Progray. Magaling na technical fighter daw si Haney, ngunit ito'y walang puso sa laban dahil panay takbo na parang manok ayon kay Matias. Nagpakita ng interes si Matias na labanan si Haney at hinahamon pa ito. Sa tingin niya ay walang sapat na lakas si Haney sa 140-pound division. Nang matanong naman patungkol sa bagong WBA Junior Welterweight Champion na si Rolly Romero ay sinabi ni Matias na hindi ito boksingero bagkus isa lang komedyante. Natanong din si Matias kung si Teofimo Lopez ba ang maituturing na the best fighter sa 140-pound division at sumugot ito na siya ang best fighter sa division na ito. Magiging magandang laban lang daw kung maitatapat siya kay Lopez. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga troops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Sa kabilang dako naman po tayo. Undisputed welterweight champion Terence Bud Crawford, isiniwalat na wala pang natatanggap na mensahe sa kampo ni Errol Spence Jr. patungkol sa activation ng rematch clause. Sa pagkatalo nga ni Spence kay Crawford ay pwede nitong gamitin ang rematch clause na nakasaad sa kontrata nila. Halos dalawang linggo na rin ang nakalipas mula nung maglaban sila at base sa post-fight interview ni Spence ay gusto nitong sa 154-pound na lang sila mag-rematch ni Crawford. Marami ring boxing expert ang nagsasabi na hindi nagugustuhin pa ni Spence ang rematch matapos sa nangyari sa laban. May mga nagsasabi rin na mas mabuti pang umakit na lang si Spence sa 154-pound division at iwan na ang 147-pound. Sinabi ni Crawford na binigyan siya ni Spence ang pagkakataon na maging kauna-unahang male boxer na naging two-time undisputed sa four belt era sa magkaibang dibisyon. Kaya kung maghahamon ulit si Spence ang rematch ay igagalang niya ito. Yun lamang po at maraming salamat.